dahil nga kailangan hindi maipit si baby yung petticoat ko nakasabit sa balikat ko, papakita ko sa inyo. Yan. Kita nyo ba yan? Mamaya papakita ko sa inyo sugat na yan. Oh no! Yeah. Yo guys, what is up? It's me, Sai, again, and welcome back to my YouTube channel! Ayan, so for today's video, maarte ang ate nyo, may pa-electric fan sa leeg. Hindi, pinadadala sa akin ni mama, i-promote ko daw. Anyways, today ay maghahanap tayo ng gown. Sasama ko kayo maghanap ng gown. Pero siguro sa buong vlog na to is sa dulo andun na yung pinaka Santa Cruzan. Ayan, kasi in-invite nga ako sa Santa Cruzan dito sa aming barangay. And kahit nabuntis ako, nag-oo ako. Two things. Una, dahil gusto ko talaga na may ganap naman sa barangay. Ang tagal na namin sa barangay na to. Parang magpa-5 years or magsi-6 years na wala pa kaming kaganap-ganap. So at least nakakasali naman sa mga ganap sa barangay. Pangalawa, gusto ko din magsuot ng gown. Gustong gusto ko rin talaga, bata pa lang ako, pangarap ko na lagi nagsusuot ng mga gown. Ngayon, maghahanap tayo ng gown. Kasama ko si Mother, si Sir Mier, syempre kasi siya ay escort ko din. So kasama ko siya, maghahanap niya ng susuot. And yung pamangkin ko. So apat kami today. Samahan niyo kami maghanap ng perfect gown. Yung hindi maiipit si baby kasi ang laki na ng baby bump ko. Tingnan niyo. Wow! Uy! Buntis na tayo today. So let's see kung makakahanap tayo ng maayos na hindi maiipit si baby. Let's go! Dito na tayo. Ang daming pagpipilian. Guys, ang cute oh. Wow! Maganda nga rin to guys oh. So kayong madaming layer. Ganyan. Ito, maganda to. Ah, pangit. Wow. Ay, violet pala. Blue violet. Ganda guys, oh. Ayun guys, naghahanap-hanap lang kami. Nagagala-gala. Ito sa loob, mabanas. Pero push, may mga nakita na ako. Pinagpipicturean ko sila. Para babalikan na lang namin later. Ayun guys, ganyan sabi ko gusto ko. May mga ganyan sa likod. Para maganda yun, oh. Pang bridal. Ayun, oh. Ang dami, oh. Ano ka pipili niyan? Maganda yung green, parang maraming eme. Marami siyang hanas. Diba? Ang ganda. Yan na po. Wala po siyang mapili. Sobrang dami. Today is the day ng Santa Cruzan. Anyways, hindi po ako bad. Ayun, nakatube ako. Kasi nga, mag-aayos na ako. 3 o'clock na. So, yung lakad namin is 6 o'clock. So, I think I'll be there ng 5:30. Kaya 3 o'clock p.m. nag-aayos na ako. Ako yung gagawa ng hair and makeup ko. Kasi nga, unang-una, hindi ko kaya yung makeup ng mga makeup artist. Naiyak ako. Hindi kasi pwede sa akin yung matinding foundation, concealer, yung mga base. Parang, yung alcohol content niya is feel ng mata ko. Kaya iyak ako ng iyak. And carry ko din naman kasing gawin yung makeup ko. Diba? Kasi nga, may mga gamit ako and maalam ako. So, para tipid, tayo na lang din gumawa. Tsaka mas alam ko yung face ko eh. Tapos kung mapansin niyo, medyo pugto yung mata ko. Nag-away kami ng Kuya Sir Mayor niyo. Nag-yelo na ako ng mata be, pero pugto pa rin. Ayan, away-away ha. Iyak ka ha. Medyo kinakabahan ako. Nag-practice na ako ng makeup look for this, pero ngayon kinakabahan ako. So, hopefully, maging ayos yung makeup ko today. Ayos yung kamay ko. Nakaligo naman ako kanina pa. Ayusin ko din yung hair ko, which is very mahirap. Papakita ko yung lahat sa inyo today. Hindi ko lang sure sa lighting kung ayos. Basta, manood na lang kayo. Let's go! Ayan, mag-start tayo sa concealer. Bihira lang talaga akong gumamit nito. Pero since nabuntis kasi ako, nag-darken yung under eye ko. Kaya sabi ko, gagamit ako nito today. Tapos nakalimutan ko maglagay ng lenses. Kaya naglagay ako agad. May grado na rin nga pala to para kita ko naman yung mga first availability. For foundation na ginamit ko, itong Maybelline Fit Me Foundation. Ito lang kasi yung hindi nakaka-hurt sa eyes ko. So naglagay lang ako ng mga dots-dots sa face ko. And syempre sa neck ko. Pero feel ko konti pa yung lagay ko dito kasi medyo sheer pa yung coverage. Siyempre, alam namang polka dots tayo doon. Hindi. Be-blend natin yan, both neck and face. Ayan, may nagpapakita pa ng mga deliver ko kasi that time dumating yung mga delivers ko. And sabi ko, buksan na niya kasi gagamitin ko yung isang makeup doon. Tada! O, diba? Blended na siya. Next ay itong Maybelline Fit Me na compact powder. Twice ko pa lang itong nagagamit and gandang-ganda ko rito. Kaya nga di ko masyadong ginagamit kasi tinitipid ko siya. Opak, may nag-abot ng vitamins para kay baby yan. In
Inuuna ko na rin iset yung under eyes ko gamit yung Maybelline Fit Me Powder. Next, for the brows, may tagahawak pa ako ng salamin, no? So, kinlean ko lang siya para hindi maging patchy yung eyeshadows ko. Ay, may padasal si Mayora. Eyeshadow na kasi yung gagawin ko and talagang kinakabahan akong gawin to. Natatakot ako na baka magkamali ako or pangit yung magawa ko. Panoorin nyo na lang, basta naglagay lang ako ng brown na patusok dyan sa outer. Siyempre, pati sa kabilang side. Masyado akong focus dito, di ko na napakita. Basta naglagay ako ng shimmer sa pagitna tsaka sa paharap. Ito, makikita nyo naman, i-zoom in ko siya. Ganyan yung itsura niya. Siyempre, nag-curl din ako ng eyelashes kasi hindi nga ako gagamit ng eyelash extensions. Tapos, naglagay na rin ako ng eyeshadows under eyes. Dalawang mascaras yung gagamitin ko today. Una, itong Maybelline Hyper Curl Mascara kasi maganda talaga yung pagka-stain ng lashes dito. Next, ay yung Sky High Mascara ng Maybelline din. Ito yung pampalengthen. Kaya kung makikita nyo, kahit hindi ako naka-falsies, ay mahaba yung aking eyelashes. Opak, diba? Hindi rin kasi talaga ako magaling magkabit ng falsies. Kaya ganito na lang. For kilay, dalawang product din yung gagamitin ko. Itong una is from Careline. So, finil in ko lang yung aking brows. Parang shinaden ko lang siya kasi nga pencil to para mas mukhang fuller yung brows ko. Tapos, itong sikat na Bia Eyebrow Pen naman yung ginamit ko para i-fill in yung mga kulang-kulang kong buhok. Tapos, mascara na lang din yung ginamit ko sa kilay ko. Yan talaga ginagamit ko always. Para mag-stay in place yung aking kilay. Tapos, dito dumudot-dot lang ako ng very little na concealer. Tapos, ginagamit ko siya to clean the edges of my brows para mas on fleek siya. Kung makikita nyo pa, konti-konti lang talaga yung lagay ko. At dahil nga focus na focus ako sa eyeliner, di ko na napakita kung paano ko siya ginawa. White eyeliner naman para sa baba ng waterline ko para mas mulat na mulat yung eyes natin. Ayan nga yung effect niya, parang Barbie yung eyes. Duck face, kung wari magaling mag-contour pero mali-mali talaga yung lagay ko dyan ng pangit. Naglagay na rin ako ng blush, medyo dinamihan ko siya kasi nga mas unang nawawala yung blush sa makeup. Dahil pangutayo, syempre kailangan natin ng nose line tapos lipstick rin, ayan. Syempre, highlighter to finish off the look. Tada! Ito na nga pala yung look ko. Very simple lang siya, pero promise na, pakaganda niyan sa camera. Aurang-aura ako kagabi. Ayan guys, for my hair, si mama yung gumagawa. May tira tapos dito. Tapos meron akong giniling. Ayan, titirahan ko din dyan. Tara lang. Kailangan, hindi maipit si baby yung petticoat ko, nakasabit sa balikat ko, papakita ko sa inyo. Yan. Kita nyo ba yan? Mamaya papakita ko sa inyo, sugat na yan. Yan, nandito na tayo. Makapaghubad na! Nakita nyo ba yan? Pugi! Wow! Aba! O, oh, diba nga, layan ka, hahawak ng gown ko. Hinawakan nyo talaga. Mga
Ababa ng nilakad. Sayang, di nakasama si Bibo. Oh no! Yan, di ba? Yan kasi guys, kaya nakapulupot dyan para... Sugat yata ba? Sugat nga, be. Masakit nga. Para yung petticoat ko. Kaya siya nakasabit dyan guys, yung petticoat ko. Kasi pag hindi ko sinabit dito, babagsak, tatama siya sa bata. Ayoko nang maipit si bata. So, magbibis lang ako para makapag-dinner. Nagkabit pa ako ng fake nails. Tingnan nyo guys yung fake nails ko. May peach. Bye.